Ito na mga besh, yung ating nabiling pata ng baboy. So, uhugasan muna natin siya. Ito ang mga kailangan natin para sa ating paksiw na pata. Meron tayong 2 kilos of pata ng baboy. Hinugasan ko na po siya. Meron tayong isang buong onion, garlic, at paglalagay tayo ng star anise para paksiw na pata na para rin siyang patatim. So, meron tayong soy sauce, vinegar, at gagamit tayo ng dark soy sauce para mas lalo pong maging maganda ang color ng ating luluto. Meron tayong brown sugar, water, cooking oil. So, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Lagay tayo ng 2 tablespoons of cooking oil. Isahan natin ang bawang. Mas gusto kong inuuna ang bawang para mabaw siya. Pag medyo brown na yung ating garlic, let's put our onion. At satay lang natin ito ng mga 2 seconds. Dali lang. 2 seconds. Lagay na natin ang ating pata ng baboy. Ito natin ang ating pata para mag-golden brown siya. Medyo brown na siya, so ilalagay na natin ang ating water. Natin ang ating brown sugar. Pakukuluan natin siya ng mga 1 oras muna at mamaya natin siya titimplahin. Wala akong bulaklak ng saging, so binabad ko muna siya sa tubig at yung ating oregano. Dapat ito sa ilalim. Kaso, pwede na nating ilagay na lang kasi pangpadagdag din ito ng spice sa ating niluluto. Guys, dahil meron po akong oregano, ilalagay ko siya. Iilalim ko siya doon para pampadagdag ng ating lasa sa ating paksiw na pata. Ilalagay natin siya sa ilalim. Yan. Luto natin ito ng low heat lang. Kailangan para maglasa siya ng gusto sa ating pata. So, lalagyan, tatakpan natin siya hanggang siya ay lumampot. Ayan guys. So, lalagyan na natin after 1 hour, lagyan na natin yung ating black dark soy sauce. Pagpadagdag po ng kulay. Lagay na natin yung ating bulaklak ng saging.
After 2 hours kung pinakuluan ang ating paksiw na pata, tingnan natin kung ano na ang kanyang. Wow! Ayan na po ang ating paksiw na pata. Kulay ng ating pata dahil yan sa ating dark soy sauce. Don't forget to share and subscribe. Thank you for watching.